Magandang araw po mga ka-printers! Ako po ang inyong Kuya Ude. At ngayong araw na ito, samahan niyo po ako dahil magdi-deliver po tayo ng isang large format machine na ginagamit natin mga ka-printers. Gusto niyo po bang malaman kung ano ang klase ng machine na ito? Tara po, samahan niyo po ako. Ayan, eto na po ang ating Yontin 12 Heads Embroidery Machine. Samahan niyo po kami sa aming delivery, papunta po sa ating kliyente. Hello mga ka-printers! Nandito na po tayo ngayon sa mismong site na kung saan i-deliver po natin ang ating Yontin 12 Heads Embroidery Machine. Tara po, samahan niyo po ako. Ito na, susubukan na natin na ibaba yung ating Yontin 12 Heads Embroidery Machine at doon natin nilalagay. So medyo malawak naman yung ating yung space ni client. Tingin ko sa mga susunod na araw, kukuha pa kasi malaki pa yung space nila. Pagkababa natin, isa-setup muna natin and then after natin i-setup, magte-test tayo. Okay? Tutok lang. So ayan, nandito na nga po tayo at sineset-up na natin ang ating Yontin 12 Heads Embroidery Machine. At syempre, kasama natin ang isa sa mga mahuhusay pagdating po sa larangan nitong ating embroidery machine. So, isa-setup po ni Sir Ian ang ating embroidery machine. At tatanungin po natin siya. Sir Ian, ano ba yung unang-unang mga ginagawa natin para i-setup itong ating embroidery machine? Itong mga ano, head natin at saka yung tension ng ating mga sinulid. Ito yung pinakaunang ikakabit natin. At saka pangalawa, yung pinaka-monitor natin, yung nagko-control. Yes, yung pinaka-control. Control machine, yung pinaka-control. So ibig sabihin, sir, di ba 12 heads ito? Mm. So ibig sabihin, ikakabit natin ito isa-isa, yes, yung 12 heads natin. Ikakabit natin isa-isa. Yun. So after nun, yung sinulid. Yes, sir. Kakabit natin yung lagayan din ng sinulid. So ayan, naibaba na natin yung ating embroidery machine. Sa ngayon, kilalanin naman natin kung sino ang nag-purchase ng machine na ito. Hello mga ka-printers, samahan niyo po ako ngayon at i-interview po natin ang isang model, actor, and also a businessman na nagmamayari ng Istis Corporation. Let's all welcome Mr. Mico Rabal. Hello, magandang araw sa lahat na nanonood dito sa Uniprint Channel. Samahan niyo kami ngayong araw at sasagutin ko ang mga tanong ni Boss Rodel sa akin. Yon, so maraming salamat Sir Mico and I'm sure marami yung nag-aabang sa atin ng mga ka-printers
na gusto rin mag-start ng ganitong klase ng negosyo. Okay? So, unang katanungan, Sir Mico, paano nga ba nagsimula ang Istis Corporation? At maaari niyo po kaming bigyan ng mga brief background about sa inyong kampanya. Okay, so yung Istis Corporation, nagsimula ito 2014, nung college pa kami ni Kyra, which is my partner and my wife. Nagsimula kami sa brand, menswear brand, and then from that brand, may mga nagtanong sa amin kung nakakapagawa ba kami ng mga uniforms. So from there, nakakita kami ng opportunity, which is yung start talaga nung parang manufacturing namin. So dun sa client na yun, word of mouth, lumago na lumago. And then until today, client pa rin namin, yung pinakaunang client namin. Pangalawang question, sir. Paano niyo po nakilala si Uniprint? At gaano nakatagal niyo nakilala si Uniprint? Si Uniprint, nakita namin siya sa isang expo, which is yung Pack Print Plus. Kasi nung mga time na yun, naghahanap kami ng mga supplier. So, search ako sa Google, and then yun nga, nakita ko yung expo na yun. So, pumunta kami doon, and then nakilala namin si Uniprint from there. Paano ba ninyo naisip na pasukin ang embroidery printing business at may naka-impluensya ba dito po sa inyo? Well, since nagsimula kami sa manufacturing ng garments, gumagawa kami ng mga uniform, kasama talaga yung pag-embroidery doon. So, bago namin nakuha itong embroidery machine namin mula sa Uniprint, nag-outsource kami. So, yun, kasi kapag nag-outsource ka, hindi mo control lahat ng bagay. Unlike kapag nasa in-house mo na, yung oras niyan, yung basta yung mga cost nun lahat mapapabaho dahil ikaw na lahat nung may control na yun. So, it's part of our business. So, talagang kailangan namin siya and it's better na you have it in-house. Gusto ko lang malaman, gano'n ba karami yung kaya niyong gawin sa isang araw pagdating po sa mga... Sa ano, usually, ang monthly na kaya namin. Depende sa t-shirt eh. Pero yung mga nagagawa namin, siguro mga 10,000 to 20,000 pieces na damit. Depende kung... Wow! Kung naka-subli or yung mga embrola yes. Or regular plain t-shirt. So, nagde-depende siya sa style ng damit at kung gaano ka-complicated yung style niya. So, ayun Sir Mico, ngayon meron ka ng Yontin 12 Heads Embroidery yes. Machine. So, kamusta naman po ang personal pressure niyo sa ating Yontin 12 Heads? Actually, yung Yontin, nakita ko na nga siya. Diba, as I mentioned earlier, nag-outsource kami before. Ito rin yung gamit ng supplier namin dati. And sobrang gustong-gusto ko yung quality niya. Dahil yung quality niya, sobrang pulido. Kasi yung stitches niya, ang ganda niya compared dun sa ibang mga naging supplier ko. So, nung naghanap kami, talaga we made sure na ito yung makukuha natin. And with the parts, wala magiging problema. So, how about the target market naman po para sa ating mga embroidery printing service? Ang ano namin, ang business kasi namin talaga, nagsusupply kami sa mga companies, corporations. Ayun, ngayon nagbabalikan na dahil medyo naka-get over na tayo sa pandemic level na lahat work from home. So ngayon nagbabalikan na sa office. So ang dami naghahanap ng uniforms. So gusto talaga nila yung feeling ng embroidery kasi yes. Sobrang premium niya compared sa mga print lang. Parang kapag nakita nilang embroidered, iniisip nila instantly na ay ang mahal nitong gamit na to. So yun ang gusto ng mga multinational companies. Marami tayong mga pagsubok na dumaan sa atin sa mga nakalipas na 2 taon. Mm-hmm. So yung ating pandemic, sir, di ba? Kumbaga, lahat naman tayo nakaranas niyan. Paano po? Kumbaga, paano nyo na-survive yung inyong negosyo or yung inyong printing business nitong mga nagdaang pandemic? So nung pandemic, nung start, lahat naman tayo nagpanic. I'm sure lahat ng negosyo, lahat ng nagtatrabaho nagpanic. So nagsara kami ng mga 2 weeks, gano'n. Pero nagkaroon ng demand sa PPE dahil nagkakulangan nga yung PPE sa mga hospitals yes. Dito sa Philippines. So sobrang swerte namin na manufacturing kami and yung mga supplier namin nagbukas nung mga panahon na yun para mabigyan kami ng supplies, which is in turn nga nagawa namin ito PPE. So from there, tuloy-tuloy yun hanggang gumawa kami ng mga face mask. Basta iba-iba klaseng PPE, gumawa kami ng pants, ng mga jacket. Basta ganun. So, kaya nagkaroon kami nakasurvive. Nagkaroon ng alternative. Oh. So, base dun sa mga kasalukuyang problema. Very blessed kami na nabigyan kami opportunity na ganun at hindi kami bumagsak. Gusto po namin malaman, Sir Mico, in 5 to 10 years from now, kamusta po siya Istis Corporation? In 5 to 10 years from now, sana 10 na embroidery machine namin. Wow. Basta yun, ang target naman namin sa Steez, ang vision namin is kami maging number one sa bansa, of course. Na lalapitan na kapag sinabi mo Steez Corporation,
kami yung talagang number one maiisip ng mga companies. O kailangan namin ng uniform, sino hahanapin natin? Gusto namin mag-mention agad yung pangalan namin. So that's our vision for the company. Gusto namin maging number one sa country na talagang pinagkakatiwalaan at go-to company ng uniforms. So nakikita ko, Sir Mico, medyo malaki pa yung space natin. Mm-hmm. O ninyo. Yes. Para sa pag-expand ng inyong iba't ibang klase ng machine na may kinalaman sa printing. So sana, sir, sa mga susunod na mga upgrade ninyo, kasama nyo pa rin o kapartner nyo pa rin sa Uniprint sa inyong lumalagong negosyo. Yes. Bilang may-ari, sir, ng Estes Corporation, so sa tingin po ninyo, ano po yung mga life lesson na natutunan ninyo nung pinasok nyo ang negosyo ito? So sa negosyo, I mean, in general naman, wala naman nagsisimula na nasa ibabaw. So talaga, pag magne-negosyo, magsisimula ka sa ilalim. Depende kung gaano karami yung pang-capital mo. Ayun, you start from scratch talaga. Kasi kami, nag-start naman kami, wala kami mga connections and all. Ayun, basta kailangan mo lang trabahuhin, pagbudihin mo yung trabaho mo, kapag nabigyan ka ng opportunity. Yun nga, yung una naming client, hanggang ngayon, client pa rin namin. Ibig sabihin, nagugustuhan nila kung paano kami magtrabaho. So dapat alagaan mo lahat ng magiging clients mo. Yung quality mo, kung ano yung pinakita mo simula, dapat hindi bumaba. Dapat laging umaangat yung bigay mo. Ano po ba yung mga maibibigay ninyo na payo sa mga nagnanais na pasukin ang negosyo ito? Yung sa mga gustong magsimula ng negosyo, talagang yun, isipin nyo mabuti kung ano yung gusto nyo pasukin and work with what you have. Yun yan, as I mentioned earlier, hindi naman magsisimula lahat sa ibabaw. So I'm sure yung mga resources nyo, limited lang yun. Ngayon, pwede kang bumili ng printer na mura lang, diba? Tapos yung mga heat press, tapos mag-aaral ka ng graphic design on your own. Kayang-kaya mo naman aralin yun. May YouTube University naman. Saka na dito si Uniprint. Oh, kasi kami may mga free tutorial dyan. Oh, yun. Pag bumili naman kayo sa kanila, sure na tuturuan kayo. Hindi naman kayo iiwan sa area. Kung wala naman kayong, let's say, 1 million pang capital, meron lang kayong 10,000. Kayang-kaya nyo yun, simula. Kasi kami, to be honest, nagsimula kami, parang 30 to 50,000 lang. Bumili lang kami ng isang machine. And then from there, ito na kami. May embroidery machine na kami. At matatagdagan pa yan sa mga susunod ng mga taon pa. Yes. Diba, sir? So yun, parang start small and do your research. And ayun, basta alagaan nyo lang yung pinakauna nyong client at yung mga susunod nyong client. At sigurado, aalagaan din kayo nun dahil sasabihin nila sa mga susunod na, oh, dito na kayo kumuha, dito na kayo magpagawa. Ayan, sir, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na ma-invite yung mga kliyente nyo. Mm-hmm. So, kung ano yung mga services na pwede nyo i-offer po sa kanila. Yeah. To everyone watching this, I'm Mico Rabal. I run Stees Corporation or Stees Design Studios. You can visit our website, www.steesdesignstudios.com. So, we offer garments manufacturing, uniforms. We offer different kinds of printing, direct-to-film, sublimation, embroidery, any type of clothing that you need, we can provide it. So get in touch with us. Just go to our websites or Facebook pages and sa Instagram. Thank you so much. Ayun, so marami na naman siguro ang na-inspire sa atin ngayong na-interview na natin si Sir Mico Rabal. And again, sir, maraming salamat sa pagpapalak. Thank you, Idol. So it's an honor na for sure. Baka ma-interview namin. Alright. Thank you. Ayan, natapos na naman ang isang episode. At para po sa mga ka-printers natin na naghahanap ng large format machines, katulad po ng ating Yontin 12 Heads Embroidery Machine, pwede po kayong pumunta sa lahat ng mga branches ni Uniprint na malapit po sa inyo. Meron po kaming Kamuning, Quezon City, Giginto, Bulacan, Angeles City, Pampanga, Cabanatuan, Nueva Ecija, Dasmariñas, Cavite, Santa Rosa, Laguna, at Naga, Camarines Sur. Muli po, ako po ang inyong ka-printers, Kuya Ude. At lahat lang yan, ihatid sa inyo. Now, Uniprint, a printing business for everyone. Okay guys, so nakikita nyo, ang ganda ng pagkakabalot, di ba? Ang ganda, walang gasgas. Yan ang atatak Uniprint.